Hello, hello, hello mga kaibigan. Kumusta na ba kayo, ha? Buhay pa pala tayo. Charot. Yes, December na ngayon, no? December 1st. Kaya naman, salubungin natin ang buwan ng Disyembre na may mga pasabog. Charot, pasabog. So, unang lahat, gusto ko lang bumati ng Merry Merry Christmas sa lahat ng mga ninong at ninang ko, no? Matanggap na po ako ngayon ng advance Merry Christmas na mga regalo. Pwede nang i-Gcash. Charot. So anyway, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay since napansin nyo naman, no, ang ating mga upload dito ay mostly pagkain at saka mga aso. Kaya naman, balikan natin ang ating Bisaya 101 episode. Ayun, sino bang nakakamiss ng ating Bisaya 101 episode? Pero syempre, dahil mahilig na tayo ngayon sa mga hayop, ngayon naman ang ating pag-uusapan ay translation ng pangalan ng hayop. Mga animal, gano'n. Charot. Ganon, sa translation lang, no? So, mag-start tayo sa Tagalog, English, Bisaya. Ah, so yung mga nakakamiss ng ating mga Bisaya 101. So, ready na ba kayo? Alright, so syempre, dahil ngayon na alaga na tayo ng mga aso. So, ang aso po sa amin ay may dalawang tawag. Pero ganon din naman sa ano, sa Tagalog, no, Katagalogan. So, ang aso, sa English, of course, alam na natin kung ano, ikaw yon. So, in Bisaya, ang aso po is Iro. Iro. So, syempre, kapag nanganak ang aso, ang tawag natin dyan dito sa Katagalogan ay Tuta. Ang tawag naman namin ay Itoy. Now, next po natin dyan, ang pusa. So, hindi naman ako nag-aalaga ng pusa kasi hindi nakakayanin dito sa bahay. But anyway, dahil itong episode natin na ito ay Bisaya 101 translation, ang ating pusa, ang tawag natin dyan sa Bisaya ay, of course, iring. Kaya may mga expression kayong naririnig, ay, iring gibidli. Oh, iring gibidli, yung parang pusa na nasusuka. Mayroon lang itrasin sa Tagalog. So, in English, of course, pusa in English is cap. In Bisaya, that's iring. Alright? Ang in-next po natin dyan ay ang ibon. Sa Bisaya ay langgam. Sa English naman ay birdie bird. Oh, bird. Yung langgam dito sa Katagalogan, yun yung mga ants in English. But the ants in Bisaya, we called it attitude. Like your attitude? Yan. So, hanggang dyan lamang tayo para maaalala nyo ang ating mga salitang Bisaya. Translation ng mga katagang or tawag para sa mga hayop. Mga pasana, may natutunan kayo ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat. Pasang one year na, no? Bago tayo nakabisaya 101. Parang hirap kasing hanapin. Kalisod ba? Ganun. Anyway, maraming maraming salamat. At mega love shoutout lang po ako dyan sa lahat ng aking mga member dito sa channel ng Kinabuhing Tambok. And of course, thank you talaga. Ang channel natin ngayon ay nag-grow na. Almost na tayo. Malapit na tayong mag 3,000. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa aming o ito sa ating channel sa Kinabuhin Tambok Vlog. Yes, mga kaibigan, baka magtataka kayo kung bakit nag-iba na ating pangalan. Pinaiksi lang natin, pero ganun pa rin ang ibig sabihin niyan. So, ngayon ay Kitty Vlog na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Maraming maraming salamat. And Merry Merry Christmas! See you na dyan!